occasional water service interruption muling ipatutupad ng Maynila at Manila Water simula bukas. Alokasyon ng tubig sa irigasyon sa Bulacan at Pampanga muling babawasan ng National Water Resources Board. Kaliwa Dam Project nabigyan na ng Environmental Compliance Certificate mula sa DENR. Pangulong Duterte, isa sa publiko ang resulta ng kanyang medical consultation matapos makaranas ng matinding pananakit sa kanyang gulugod ayon sa Malacañang. Tatlong heneral na kabilang sa mga pinagpipilian na maging susunod na hepe ng pambansang pulisya, hinamon na sumailalim sa lifestyle check. 800 special permits inaprubahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa karagdagang pampasaherong bus na babiyahe ngayong darating na long holiday. Labor group umaasa na maaprubahan na ng Kongreso ang panukalang 14th month pay bago matapos ang taon. Una sa ating mga balita. Muling magpapatupad ng rotational water service interruption ang Maynilad at Manila Water simula bukas. Bunsod ito ng patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Samantala, babawasan naman ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig para sa irigasyon sa Bulacan at Pampanga upang mapagkasya ang limitadong supply ng tubig mula sa naturang dam. Ito ang balita ni Joanne Nano. Patuloy pa rin bumababa ang level ng tubig sa Angat Dam dahil sa kawalan ng mga pag-ulan sa Angat Watershed sa mga nakalipas na araw. As of 6 a.m. kanina, nasa 186.22 meters na ang level ng tubig sa dam na mas mababa kumpara sa 186.46 meters kahapon. Dahil dito, muling magpapatupad simula bukas ang Maynilad at Manila Water ng rotational water service interruption. Sa kanilang official Facebook page, inianunsyo ng Maynilad at Manila Water ang mga araw, oras at lugar na mawawala ng supply ng tubig. Paliwanag ng mga water concessionaire, kinakailangang mapagkasya ang limitadong supply ng tubig upang maiwasan na maulit ang nangyaring krisis noong tag-init. Eh baka wala tayong tubig sa summer kung hindi madagdagan yung Angat Dam. So parang yung measure is to lengthen the capacity of Angat to be able to supply us until summer ulit, and then hoping next year wala nang El Nino at magkaroon ka ng magandang tubig. Dahil dito, ngayon pa lamang ay naghahanda na ang ilang customer ng Maynilad at Manila Water. Gaya na lamang ni Aling Maymay na may-ari ng isang karinderya sa Quezon City. Ang pagwala ng tubig, pag water interruption, ang ginagawa namin, yung plato po namin, nilalagyan na lang namin ng plastic. Tapos tatanggalin na lang namin yun, hindi na kami naghuhugas dahil wala nga pong tubig. Wala rin naman po kami stock dito dahil maliit lang yung pwesto namin. Sa kabila ng pagbaba ng tubig sa Angat Dam, mananatili pa rin sa 40 cubic meter per second ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila ayon sa National Water Resources Board. Subalit simula sa susunod na buwan, ibababa ng NWRB sa 17 cms ang water allocation para sa irigasyon sa mga sakahan sa Bulacan at Pampanga mula sa kasalukuyang 30 cms. Ito po ay kasama na rin sa pagmamalis natin ng supply, pero sa tingin po natin, by November ay hindi na rin po ganun kalaki ang pangailangan ng tubig sa irigasyon po. Doon na sila sa punto ng bago mag-ani, no? Umaasa ang NWRB na sa pagpasok ng huling dalawang buwan ngayong taon ay aakyat pa rin sa 212 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Ito'y upang masapatan ang pangailangan sa tubig sa Metro Manila at irigasyon sa Bulacan at Pampanga hanggang sa panahon ng tag-init sa susunod na taon. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Binigyan na ng Environmental Compliance Certificate ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS para sa Kaliwa Dam Project. Nangangamba naman ang grupong tutol sa pagtatayo ng naturang dam sa magiging epekto nito sa kalikasan at sa mga katutubo na nakatira sa mga maapektuhang lugar. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Hawak na ngayon ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang Environmental Compliance Certificate o ECC mula sa Department of Environment
and Natural Resources o DENR para sa pagpapatayo ng Kaliwadang Project. Ayon kay DENR Undersecretary Benny Antiporta, nakalagay sa ECC ang mga paraan na gagawin upang maiwasan ang malawakang epekto sa kalikasan at residente ng pagtatayo ng dam. Pero ayon kay Antiporta, kailangan pang kunin ang permiso ng ibang ahensya ng gobyerno bago maumpisahan ang pagtatayo ng dam, gaya ng National Commission on Indigenous People o NCIP na nangangasiwa naman sa grupo ng mga katutubo. Nakakahon yung ating pong pagprotekta sa ating mamamayan. If in case hindi nila sundin o tuptin yung kanilang ginawang yan, abay wala tayong magagawa kundi recall yung ECC na yan. Itatayo ang Kaliwa Dam sa lugar na sakop ng General Nacar at Infanta Quezon. May taas itong 60 metro na magsusupply ng 600 milyong litro kada araw at kayang serbisyuhan ng nasa 3 milyong individual. Popondohan ng China ang 85% ng halaga ng proyekto na 12.2 billion pesos. Maglalagay ng tunnel na may 4 na metro ang diametro sa lalim na 200 metro na may haba naman na 27.7 kilometers patungo sa outlet portal sa Teresa Rizal. Aabot naman sa 9,800 hektarya ang masasakop ng watershed nito. Ayon sa grupong tumututol sa pagtatayo ng dam, nasa 5 milyong pamilya ang mapapaalis sa lugar kapag natuloy ang pagtatayo sa dam. Makakasamaan nila sa lulubog ang Barangay Daraitan na isa sa mga sikat na tourist spot sa Tanay Rizal. Giit ng grupo, hindi umano dumaan sa tamang proseso ang konsultasyon nito sa publiko. Ang ECC ng sa Kaliwa Dam is illegal. It contradicts and violates the law on environmental impact assessment. Pangako naman ng DENR na babantayan nila kung matutuloy man ang pagtatayo ng proyekto. Target ng MWSS na maumpisahan ang proyekto sa 2020 at posibleng matapos sa 2023. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nangangamba ang ilang backyard hog raisers sa Dasmariñas City sa Cavite na malugi ang kanilang negosyo matapos makapasok ang African Swine Fever o ASF sa 2 barangay sa lungsod. Apila ngayon ng mga ito sa pamahalaan. Tulungan silang makahanap ng alternatibong mapagkakakitaan. Ito ang balita ni Benedict Samson. Matapos kumpirmahin ng Department of Agriculture na African Swine Fever o ASF ang sanhi ng pagkamatay ng 31 baboy sa Dasmariñas City, Cavite. Lalong naging matumal ang bentahan ng baboy at karne nito sa lungsod at maging sa buong Cavite. Bagamat hindi pa apektado ng ASF ang kanilang mga baboy, nangangamba ngayon ang ilang hog raisers sa lalawigan na malugi ang kanilang negosyo dahil sa naturang sakit sa baboy. Kung ma-clear o kaya matanggal lahat ng baboy, sana sa susunod na mga panahon, mabigyan din ng panibagong aalagain naman ang mga katulad namin. Sa ngayon, may mga inilagay ng quarantine checkpoint sa ilang lugar sa Cavite. Patuloy din ang ginagawang culling operation sa mga baboy na pasok sa 1 km radius mula sa lugar kung saan nagkaroon ng kumpirmadong kaso ng ASF. Pero dumadaing naman si Mang Romero dahil 17 lang mula sa 32 baboy niya ang babayaran ng pamahalaan. Kung may bigay ng gobyerno, di sana itong pati kasama biik na hindi pa nagwawalay, meron din silang may tulong man lang sa may-ari ng baboyan. Umaasa naman ang mga apektadong hog raiser na matutulungan sila ng pamahalaan na makahanap ng alternatibong pagkakakitaan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue, Dasmariñas, Cavite. Inilabas ng ilang Chinese scientists noong nakaraang linggo ang 3-dimensional structure ng African Swine Fever virus na magsisilbing basehan sa paglikha ng bakuna laban sa naturang sakit sa baboy. Ayon sa pananaliksik, ang ASF virus ay may natatangi o unique na istruktura na may 5 layer, ang outer membrane, capsid, double layer inner membrane, core shell at genome. Ipinakita rin ng research ang posibleng ayos ang mekanismo ng ASF virus na nagbibigay ng ideya kung paano nito inaatake ang host cell ng baboy at kung paano nilalabanan ang antiviral immunity ng hayop. Sa ngayon ay wala pang nadidiskubring epektibong bakuna laban sa ASF, kaya culling o ang pagpatay sa mga baboy ang pinaka-epektibong paraan para makontrol ang outbreak.
Target ng mababang kapulungan ng Kongreso na maipasa sa Nobyembre ang panukalang rice subsidy fund na nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyong piso. Ang naturang pondo ay gagamitin pambili ng palay sa mga magsasaka para sa bigas na ibibigay ng pamahalaan sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ang balita ni Vincent Arboleda. Target ng House Committee on Agriculture and Food na maipasa sa Nobyembre ang panukalang batas na magbibigay ng karapatan sa pamahalaan na gamitin ang Rice Subsidy Fund. Gagamitin ang naturang pondo na pambili ng palay mula sa mga Pilipinong magsasaka para magamit sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa ilalim ng joint resolution, sa halip na cash ay bigas na mismo ang matatanggap ng mga 4Ps beneficiaries. Ayon sa chairman ng House Committee on Agriculture and Food na si Congressman Wilfrido Mark Inverga, ang mga magsasaka mula sa mga lugar na lubos na apektado ng mababang bilihan ng palay ang unang makikinabang ng pondo. Nabanggit nila na meron silang sariling study rin na ma-map out dito kung alin yung mga lalawigan na mas mababa pa yung presyo. So siguro dapat masama natin yung mga yon para makatulong tayo sa farmers. Ayon pa kay Inverga, nagkakahalaga ng 2.7 billion pesos ang Rice Subsidy Fund. We're hopeful na sana magkaroon ng certification from the President. So para pag-resume namin, within that day, kaya na rin namin matapos at mapasa na ito. Makapag-bycam na kami ng Senate. Sakaling ma-certify as urgent ng Pangulo ang naturang panukala, tiwala si Inverga na maipapasa nila ito sa pagbabalik sesyon ng Kamara sa November 4. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Isang linggo bago ang Undas, nagsimula ng bumiyahe pa uwi sa kani-kanilang mga probinsya ang ilan sa ating mga kababayan. Pero ayon sa pamunuan ng Araneta Bus Station, sa Biyernes pa nila inaasahan ang dagsan ng mga pasahero. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Naabutan namin si Aling Flor na naghihintay ng kanyang sasakyang bus sa Araneta City Bus Station pauwing Masbate. Aniyamin na buti niyang bumiyahe ngayong araw o isang linggo bago ang mismong Undas. Inaagaan na lang muna namin magsakay para hindi mahirap pa. Ganon din si Aling Sanita. Ayon sa kanya, madali siyang nakabili ng bus ticket kanina. Kung darating na yung Undas, mahirap naman sumakay. Kaya umuwi agad kami ngayon pa lang. Si Aling Nita naman na biyaheng aklan kasama ang kanyang pamilya, pumila na rin ng maaga para hindi mahirapan sa biyahe. Di pa gaano maraming nagbiyahe pag ganitong panahon. Ayon sa pamunuan ng Araneta City Bus Station, kakaunti pa lamang ang dumadating na pasahero sa ngayon. Sa Biyernes pa nila inaasahan ang dagsan ng pasahero. We double our money at nakikipagtulungan din tayo, humihingi tayo ng assistance sa kapulisan. So nagde-deploy sila sa mga ganitong okasyon ng karagdagang kapulisan dito sa terminal. Sa ibang bus station sa Cubao, may mga bumabiyahe na rin at fully booked na ang ilang mga biyahe hanggang sa katapusan ng buwan papuntang Cagayan at Ilocos. Samantala, inaprobahan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mahigit sa 800 special permits na epektibo simula October 30 hanggang November 3 bilang paghahanda sa Undas. Ito'y upang masiguro na may sapat na masasakyan ng mga mananakay pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Magsasagawa rin ang ahensya ng ocular inspection sa mga terminal ng bus at mga garahe sa darating na Lunes. Handa na rin aniya ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa dagsan ng mga mananakay sa 40 commercial airports sa buong bansa. Magtatayo na rin ng malasakit help desks ang Department of Transportation sa lahat ng mga terminal ng bus, pier at mga paliparan sa bansa simula sa Biyernes hanggang ika-4 ng Nobyembre upang magbigay tulong sa mga pasahero. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maaari nang mag-apply ng franchise para sa Transport Network Vehicle Service o TNVS Online. Binuksan na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang online franchise appointment system bilang tugon sa Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ang mga TNVS franchise applicants ay maaari magtungo sa website ng LTFRB.
layon ng hakbang na matuhunan ang dagsan ng mga nagtutungo sa tanggapan ng LTFRB para magsumite ng aplikasyon. Itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong Chief Justice ng Korte Suprema si Associate Justice Diosdado Peralta ayon sa Malacanang. Kinumpirma ni Executive Secretary Salvador Medialdea na pinirmahan ng punong ehekutibo ang appointment papers ni Peralta ngayong araw. Si Peralta ay dating Presiding Justice ng Sandigan Bayan Anti-Graft Court at pinaka-senior sa tatlong inendorso ng Judicial and Bar Council. Nakatakda itong magretiro sa March 2022. Hahalili siya sa naiwang pwesto ni dating Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin na nagretiro noong October 18. Naniniwala ang tagapagsalita ng pambansang pulisya na malakas ang kasong isinampa ng PNP-CIDG laban kay dating PNP Chief Police General Oscar Albayalde. Tugon ito sa pahayag ni dating PNP-CIDG Chief at ngayon ay Baguio City Mayor Benjamin Magalong na minadali at posibleng madismiss lamang ang kasong isinampa sa dating Chief PNP. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Tiwala ang pambansang pulisya na malakas ang kasong isinampa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG laban kay dating PNP Chief Police General Oscar Albayalde. Yun namang CIDG natin ay hindi namang gagawa o magsasampa ng kaso ng hindi handa. Kaya ang mga ebidensya na hawak nila ay base sa mga dokumento at mga testimonya. At ito ay pinaniniwala natin na tatayo sa korte. Ang reaksyon ng PNP ay bunsod ng pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na minadali ang kasong isinampa ng CIDG laban kay Albayalde at posibleng madismiss lamang dahil mahina ito. Mista o kaklase ni Albayalde ang dating hepe ng CIDG na si Police Major General Amador Corpus. Pero sagot ng tagapagsalita ng PNP, wala naging kinalaman nito sa anumang ugnayan o magiging pagkaklase. Ito ay base talaga sa mga panibagong mga testimonya at ebidensya na nakalap ng CIDG. Si Corpus, na noon ay director ng Police Regional Office 3, ang nagdesisyon na ibaba lamang sa one-rank demotion ang hatol sa 13 ninja cops na sangkot sa maanumalyang drug operations sa Mexico, Pampanga noong 2013. Biyernes, October 18, inirekomenda ng Senate Committee na pinamumunuan ni Senator Richard Gordon na kasuhan si Albayalde dahil sa posibleng pananagutan nito sa insidente. Nitong Lunes, agad namang nagsampa ng reklamo ang PNP-CIDG sa Department of Justice at isinama na si Albayalde sa kaso ng 13 ninja cops. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Campo Crame. Gumamit umano ng Peking passport upang makabalik sa bansa ang Chinese drug lord na sinasabing pinakawalan ng mga tinaguriang ninja cops matapos mahuli sa drug raid sa Mexico, Pampanga noong 2013. Ayon kay Justice Undersecretary Mark Perete, biniberipika pa ng Bureau of Immigration kung ang Chinese drug lord nga na si Johnson Lee ang gumamit sa passport na naka-issue sa isang Kim Yo-suk upang makapasok sa bansa nitong September 30, 2019. Nire-review na rin ng mga otoridad ang kuha ng mga CCTV camera. Ayon sa BI, walang records hanggang ngayon na ginamit ang naturang passport paalis ng bansa. Pinabalik na sa headquarters ng National Capital Region Police Office ang nasa 200 tauhan nito sa na itinalaga sa New Bilibid Prisons. Kasunod ito ng pagkakasangkot umano ng 16 na tauhan nito sa pagpupuslit ng kontrabando sa Bilibid. Ang mga nasabing tauhan na inaakusahan ng pagpapasok ng tobacco, alak at cellphone na ibinebenta umano sa mga preso ay inilagay na sa floating status at kasalukuyang iniimbestigahan. Hinamon ng isang kongresista na magpa-lifestyle check ang tatlong general na pinagpipilian bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Ano naman kaya ang kanilang tugon dito? Ito ang balita ni Lea Ilagan.
Dalawa sa tatlong contender sa pagka-PNP chief ang kumasa sa hamon ni ACT-CIS Party List Representative Eric Yap na sumailalim muna sila sa lifestyle check. Sa tipid na text message sa UNTV News ni Deputy Chief per Operations, Police Lieutenant General Camilo Cascolan, go ang sagot nito sa tanong kung pabor siyang sumailalim sa lifestyle check. Text message din ang tugon ni the Chief Directorial Staff, Police Major General Guillermo Eliazar at sinabing wala siyang problema sa hamon. Habang si PNP OIC, Police Lieutenant General Archie Gamboa ay hindi sinagot ng diretso ang tanong at sa halip ay sinabing igalang ang magiging desisyon ng Pangulo. I'll say this for once, no? Lifestyle check, i-open mo ba yung salin mo, etc. Now, remember, there's a vetting process of which is being undertaken by the Office of the President. So whatever the suggestions of the public on how the President should choose the next chief PNP, I suggest we respect the President. Hirit pa ni Gamboa, nais niyang ihiwalay ang pagiging OIC ng PNP sa pagiging contender niya sa pagka-PNP chief. I suggest and I fully recommend that we leave it up to the Office of the President, who is actually mandated by law to choose the next chief PNP. Sina Gamboa, Cascolan at Eliazar ang tatlong contender sa pagka-PNP chief na sinasabing inirekomenda sa Pangulo ni DILG Secretary at NAPOLCOM Chairman Eduardo Anyo. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Campo Crame. Iminungkahi ng isang mambabatas na suspindihin muna ang recruitment ng mga bagong kadete sa Philippine Military Academy. Ayon kay House Committee on Justice Vice Chairman at ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr., ang naitalang karagdagang 27 kaso ng maltreatment sa PMA ay nagpapakita na may systematic, grave at moral flaws sa PMA. Iminungkahi ni Garbin na itigil muna ng isang taon ang recruitment ng mga bagong kadete hanggang sa masiguro na ng PMA na kaya na nitong protektahan ang kapakanan at kaligtasan ng mga ito. Ayon pa sa mambabatas, dapat pinangunahan ng Judge Advocate General ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang paglilinis sa PMA at alisin ng nosyon na kailangan ang hazing upang makapagmolde ng maayos at marangal ng mga bagong opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Nadakip sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation o NBI sa Malabon City ang dalawang suspect na nambibiktima umano ng mga lokal na negosyante. Ayon sa NBI, modus ng dalawang suspect na kinilalang sina Joseph Lua at Elizabeth Torres na gamitin ang pangalan ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce at PAGCOR upang makakuha ng daang-daang libong halaga ng alak sa mga negosyante. Pero mga peke o kaya'y talbog na cheque ang pinambabayad ng mga ito. Batay sa reklamo, higit 1,000,000 pisong halaga ng mga produkto ang nakuha ng mga ito sa mga negosyante na kanilang naloko. Isinugod sa ospital noong Lunes ng hapon si dating ARMM Governor Zaldi Ampatuan na isa sa mga itinuturing na pangunahing akusado sa Maguindanao Massacre dahil sa sakit sa puso. Pero ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, nasa stable na kondisyon na ito. Hindi na tinukoy ng BJMP kung saan ang ospital dinala ang murder suspect dahil sa issue ng seguridad. Hindi rin tukoy ng BJMP kung kailan makalalabas na paggamutan si Zaldi Ampatuan. And for the news abroad, South Korea warns of grave threat from liquid e-cigarettes. The health ministry will also expedite its own studies to determine if there was a scientific basis to ban sales of liquid e-cigarettes. Stephanie C. reports. First of all, I strongly advise the public to stop using liquid e-cigarettes. South Korea's health minister strongly advised the public to stop using liquid e-cigarettes as growing health concerns fueled a global backlash against vaping.
Health Minister Park Nung-hoo said the current situation is considered as a grave threat to public health, while noting that there had been suspected cases of lung damage reported in South Korea. He added that the government would expedite its own studies to determine if there was a scientific basis to ban sales of liquid e-cigarettes. We will complete an analysis of harmful substances in liquid e-cigarettes by November and prepare the scientific basis for recalling and banning sales of liquid e-cigarettes by quickly conducting human risk assessments so we can announce the results within the first half of next year. Countries around the world have been pulling electronic cigarette products from the markets and restricting advertising as vaping faces increased scrutiny. U.S. health officials have so far reported 33 deaths and 1,479 confirmed and probable cases from a mysterious respiratory illness tied to vaping. Following South Korea's decision, the Korean office of U.S. e-cigarette maker Juul Labs said in a statement their products had no harmful substances. Juul began sales in South Korea in May. Stephanie C., UNTV News and Rescue. At least 55 elephants have died in a game park in western Zimbabwe since September from starvation caused by a severe drought. A spokesperson of the Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority, or ZimPark, spokesman said the animals had died near waterholes dotted around the Huange National Park, a sign that they had traveled long distances to access water. Investigation showed that the elephants died from lack of food and water in the park. ZimParks was looking to drill more boreholes in Huange because some existing ones had dried up, but it lacked the money. The agency does not get funding from the government. Climate change hampers progress on fighting epidemics, according to the Global Health Fund. Miguel Ray De Leon reports. Climate change is making it harder to eradicate deadly epidemics, with rising temperatures helping mosquitoes spread malaria in higher places in Africa, according to a Global Health Fund organization. And what we are seeing is that mosquitoes that carry malaria are becoming present in some of the places where they weren't present before, because the coldest points have become less cold in these high altitude areas, and obviously that's a very worrying development. Other potential deadly consequences of climate change include more intense cyclones, which leave an increased risk of infections in their wake, said Peter Sands, the executive director of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis, and Malaria. The Global Fund is pursuing a United Nations target of ending the three epidemics by 2030. The fund had sent emergency resources after flooding caused by Cyclone Idai resulted in thousands of new malaria cases in Mozambique this year. In October, the Global Fund secured record funding pledges of just over $14 billion for 3 years. Sands said the world's ability to hit the Sustainable Development Goals adopted by the UN on the three diseases would partly depend on whether countries implement increases in healthcare spending of $46 billion over the same period. African countries in particular are being urged to increase spending to 15% of their budgets on healthcare. Of the three epidemics, progress on TB has been the slowest. Malaria infected 219 million people worldwide in 2017, killing 435,000 according to the World Health Organization. Most of the victims were babies or young children in sub-Saharan Africa. In 2017, TB killed 1.6 million people, including 300,000 people with HIV, the World Health Organization said, making it one of the top 10 causes of death worldwide. Miguel Rey De Leon, UNTV News and Rescue, USA. In other news, the world's most expensive chocolate was launched in Mumbai. Nina Armilio has the story. Priced at 400,000 rupees, or $6,221 per kilogram, the limited edition trio of truffle chocolates has made its way into the Guinness Book of World Records as the most expensive chocolate. Trinity Truffles Extraordinaire was created by luxury chocolate brand Fabel Exquisite Chocolates.
Philippe Cantacini, the French Michelin star chef behind the concept, said the chocolates represent the cycle of life in three stages: the creator, the nurturer, and the destroyer. When I began to work on the Trinity, I didn't really know that this product could become, could be in the Guinness book, you see. But step by step, we chose very, very wonderful product. You see, so very expensive product. And Farrell's, or me, we wanted to put the best of sensation, the best flavor. Ingredients collected from around the world, such as Jamaican Blue Mountain coffee, Tahitian vanilla beans, Belgian white chocolate, and Piedmont hazelnuts, helped to give the chocolates such a high price tag. In 2012, Danish artisan chocolate maker Frins Nipschult created the world's most expensive individual chocolate, La Madeleine au Truffe, which cost $250 apiece. Nina Armilio, UNTV News and Rescue. Isa po po, o isa sa publiko ni Pangulong Rodrigo Duterte ang resulta ng kanyang medical consultation. Ito ang tiniyak ng Malacañang matapos makaranas ng matinding pananakit sa gulugod ang punong ehekutibo. Pero giit ng palasyo, walang dapat ipag-alala ang publiko sa kalusugan ng Pangulo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Pasado alas 10:30 kagabi nang dumating ang delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Villamor Airbase mula sa bansang Japan. Mula Villamor, agad dumiretso si Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ni dating Senador Aquilino Pimentel Jr. sa Heritage Park sa Taguig City upang makiramay. Ngayong araw, nakatakda namang magpatingin sa isang neurologist ang Pangulo. Ayon sa palasyo, ipaaalam mismo ni Pangulong Duterte sa publiko ang magiging resulta ng kanyang medical consultation. Layon din ang niya ng pagpapacheck up ng punong ehekutibo na malaman kung ang pagkahulog nito sa motorsiklo noong nakaraang Miyerkules ang nagpagrabe sa dati na nitong spinal injury na bunsod din ng naunang motorcycle accident. Muli namang tiniyak ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo, walang dapat ipag-alala ang publiko sa kalusugan ni Pangulong Duterte. Dahil sa masamang pakiramdam ng punong ehekutibo, kinatawan na lang ito ng kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa Emperor's at Prime Minister's Banquet sa Tokyo, Japan. Kagabi habang patungo sa airport sa Japan, nag-Facebook Live naman ang kanyang dating top aide at ngayon Senator Bongo. Dito pinawi ng Pangulo ang agam-agam ng publiko hinggil sa kanyang kalusugan. Pagka nagkamotor ka, once or twice sa buhay mo, makatikim talaga ng simplang. Lahat ng magmumotor na sumisimplang, kagaya sa akin. Ang ano lang, para hindi ko matinis yung asin sa belt banda. 3 inches. Medyo masakit talaga. Gayunman, wala pa rin anyang balak huminto ang Pangulo sa pagmumotorsiklo dahil hilig niya ito. Sa mga kapatid nating Pilipino, huwag kayong mag-alala. Nasa mabuting kalagayan po ang ating mahal na Pangulo. Andito pa, nagbabasa ng kanyang mga paboritong litrato ng motor. At hindi pa rin daw siya titigil magmotor dahil hindi raw siya mabubuhay kung hindi raw siya magmumotor. Yun o, motor pa rin ang tinitingnan. Kahit masakit na yung likod niya, ay motor pa rin ang nasa isipan niya. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacañang. Nagdaos ng Necrological Service ang Senado bilang huling pagpupugay sa yumaong dating Senador Aquilino Nene Pimentel Jr. Nakiramay at nagbigay pugay pati ang mga dating senador na nakasama ni Tatay Nene. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. Mula sa Heritage Park sa Taguig City ay dinala ang mga labi ni dating Senador Aquilino Nene Pimentel Jr. sa Senado bandang alas 10 kaninang umaga. Ipinasok at dinala ito sa loob ng plenary hall para sa necrological service. Bukod sa mga kasalukuyang senador, ay dumating at nakiramay sa buong pamilya ang ilang mga prominenteng personalidad.
Kabilang sa mga ito ay ang mga dating senador na sina Robert Sonny Jaworski, Rene Sagisag, Eddie Elade, Orly Mercado, Alfredo Lim, Nicky Coseteng, Jeherson Alvarez, Joey Lina at Loy Ejercito. Dumalo rin si Pangulong Joseph Erap Estrada at former Vice President Noli De Castro. Ilan sa mga dati at kasalukuyang senador ang nagbigay ng kanikaniyang eulogy o pahayag ng pagpaparangal para kay Tatay Nene. Pinasalamatan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang dating kasamahan na nagsilbi ring Senate President noon. Pwede naman palang pumasok sa politika at mamaalam na marangal pa rin. Paalam po. Naging madamdami naman ang pagbibigay ng pahayag ng anak ng yumaong senador na si Senator Aquilino Coco Pimentel III. Saying goodbye permanently to someone as special as Tatay, someone you admire and love. It's actually a sad event. 17 taong nagsilbi bilang senador si Tatay Nene simula 1987 hanggang 1992 at muling naihalal sa pwesto simula 1998 hanggang 2010. Ilang taon rin itong nagsilbi bilang Senate President, Majority Leader at Minority Leader. Isa siya sa mahigpit na kritiko noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at isa sa mga pangunahing nagsusulong ng federalismo sa bansa na kasama sa agenda ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang bumisita sa burol ni Tatay Nene sa Heritage Memorial Park kagabi si Pangulong Duterte na kararating lang galing Japan. Pagkatapos ng Necrological Service bandang alauna ng hapon ay dinala na ang mga labi ng yumaong senador patungong Cagayan de Oro kung saan siya nagsilbi bilang alkalde taong 1980. Mananatili ito sa CDO para sa 3 araw na public viewing at ibabalik sa Heritage Park sa Biyernes para sa nakatakdang 1,000 sa Sabado. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Tinalagay ng panahon mula kay Harleen Delgado na nasa UNTV Weather Center. Harleen, mayroon na bang weather system ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa? Yes, Angela, patuloy niyang nakakaapekto sa may hilagang Luzon ang northeasterly surface wind flow o yung hangin nang gagaling sa hilagang silangan. Ayon sa PAGASA, magiging maliwalas pa rin ang panahon, ngunit asahan pa rin ang posibilidad na pulupulong mahihinang pag-uulan sa may Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at maging dito sa may area ng Cagayan Valley. Samantala, nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility o PAR si Bagyong Bualoy. Huling namataan ng bagyo sa layong 2,265 kilometers silangan yan ng Hilagang Luzon na kumikilos pa Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour at bugsong aabot sa 185 to 230 kilometers per hour. Hindi naman ito inaasahang papasok ng PAR kaya naman hindi ito direkta makaapekto sa anumang bahagi ng bansa. Asahan din na maliwalas na panahon sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa. Ngunit asahan pa rin ang posibilidad ng minsan ang mahihinang pag-uulan dahil sa localized thunderstorms. At yan muna ang latest para sa ating ulat panahon. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat, Harleen Delgado. Isa ka ba sa mga empleyadong pumapasok kahit holiday o kaya'y nagtatrabaho pa kahit day off? May karagdagang sahod kang dapat matanggap batay sa panuntunan ng Department of Labor and Employment. Ano ba ang mga panuntunan sa pagbibigay ng holiday pay? Ito ang balita ni Aiko Miguel. 19 ang kabuuang bilang ng holiday sa bansa ngayong taon, alinsunod sa Proclamation No. 555 ni Pangulong Rodrigo Duterte. 10 dito ang regular holidays at 9 ang special non-working days. Paliwanag ng Department of Labor and Employment o DOLE, dapat alam ng mga empleyado ang kaibahan ng dalawa pagdating sa kanilang matatanggap na holiday pay. Ayon kay Director Teresita Cocueco ng DOLE Bureau of Working Conditions, double pay ang matatanggap mo kapag nagtrabaho ka ng holiday.
Kung nataong day off mo ito at pumasok ka pa rin, may dagdag pang 30% sa dapat mong sahurin. Kung hindi ka naman pumasok, dapat makuha mo pa rin ang sahod mo sa araw na yon at hindi ka dapat kaltasan. Kapag special non-working days naman, gaya ngayong November 1 and 2, may dagdag na 30% sa iyong makukuhang sahod kapag ikaw ay pumasok. Kapag nataong day off pero nagtrabaho pa rin, may dagdag na kalahati ng iyong arawang sahod. Mag-a-apply naman ang no work no pay rule kapag hindi ka pumasok. Sa mga bihirang pagkakataon kung saan natatapat sa isang petsa ang dalawang holiday, triple pay ang dapat matanggap ng empleyado kapag sila ay pumasok. It only comes during a very peculiar period. Like if it's a double holiday, and this is really very specific lang. It's either on Holy Thursday, Good Friday, at mumatak pa sa araw ng kagitingan. Pag nangyari yan, then that becomes times 300% if they will work. At dahil bare months na, pinakahihintay rin ng mga empleyado ang kanilang 13th month pay na katumbas ng isang buwan ng sahod. Ayon sa DOLE, nakasaad sa labor law na ang 13th month pay ay dapat maibigay ng December 24 o mas maaga pa. We are asking the employers, it's in the law, the 13th month pay. This is already, it's supposed to really be part of the cost of the operations of any company, and they should give it. You know, these are workers who have worked for the year and they deserve it. Ang iba pang mga bonus, gaya ng chairman's bonus, ay hindi naman anya mandatory. Ito ay voluntaryong ibinibigay o kasunduan na lamang sa pagitan ng employer at mga employee. Mapagbigay ang employer mo kapag natanggap mo ito. Umaasa naman na maipapasa ngayong taon ang panukalang 14th month pay. Malaking bagay kapag yung ating kasalukuyang 13th month pay ay madadagdagan ng isa pang tinatawag na 14th month pay, dahil malaking tulong ito para sa mga manggagawa na nahihirapan na dahil sa mataas na presyo ng mga bilihin at halaga ng mga serbisyo. Panawagan ng DOLE sa mga empleyado, ireklamo sa kanilang tanggapan ang mga employer na nagbibigay ng delayed na 13th month pay o kaya ay hindi nagbabayad ng tamang halaga sa mga empleyadong nagtatrabaho kahit holiday. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. May aumento sa sahod ang mga manggagawa sa Western Visayas. Ito ay matapos aprubahan ng regional tripartite Productive Wages and Productivity Board o RTWPB ang 15 to 30 pesos na wage increase sa mga empleyado sa pribadong sektor sa Region 6. Ito ang balita nila Lane Moreno. Magasaka sang 15 hasta 30 pesos ang kada adlaw nga sweldo sa mga trabahador sa Western Visayas. Ini matapos ginaprubahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ang saka sa sweldo sa mga minimum wage earner sa mga private sector sa Western Visayas. Pero hindi pigilayon yung mapatuman ang wage increase. Mag-ipadala pa rin sa Manila for approval ng National Tripartite Wages and Productivity Commission. Ang mga yara sa sektor sang agrikultura ang magasaka sa 315 pesos ang ila inadlaw humalin sa nagligad nga 295 pesos. Samtang ang mga yara sa non-agricultural, industrial kag commercial sector nga may sobra sa 10 ka empleyado ang makabaton sang 395 pesos sa kada sweldo halin sa 365 pesos. Kag 310 pesos naman ang mabaton sa mga empleyado sang isa ka kumpanya nga may 10 panubo ka mga empleyado halin sa nagligad nga 295 pesos. Wala man rin nalakip ang mga kabulig at mga domestic workers. Babanta sa poverty threshold na munang investigada, which is 289. So, talan nga with order sa above sa poverty threshold. Posible nga sa katapusan sang simana sa Oktubre o sa una nga simana sa Nobyembre ipatuman ang pagsaka sang sweldo. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue, Iloilo City. Nagrereklamo ang ilang konsehal sa Zamboanga City dahil hindi pa rin naipatutupad ang speed limit ordinance sa lungsod. Ito ay kahit 2 taon na ang nakalipas mula na maaprubahan ang naturang batas. Ito ang balita ni Dante Amento. Yano tayo el Consejo Lokal de Zamboanga kon almuchas beses aksidente na kamino na lugar.
over speeding El Cumon causa aquí especialmente cada noche. Estimas que en Cunel ya aproba sila City Ordinance number 461 del 2017. Well speed limit con todo clase del vehículo. 15 km per hour el speed limit na business centers, 30 km per hour también na 4 km radius, y 60 km per hour na 8 km radius. El multa con el magabiulador alcanza 2,000 pesos hasta 5,000 pesos, admitido el City Administrator's Office. Que no hay sila puede man monitor en buenamente el implementación del mencionado ordinanza. Kasi nung pag-implement ng no parking, ang dali ng signing. Yung speed limit, tatlong taon na mag-second term na ako, baka mag-last term pa ako. Actualmente no hay mga signages na mga diferente camino, que el dali abiso con el mga motorista contra rapido kurida. Asigun ng gobyerno lokal, umenta sila mga personajes para bisya con el implementasyon del speed limit. No hiring natin ng mga bagong empleyado, sana ang ma-hire ninyo ma'am yung medyo matapang-tapang naman. Dante Amento, UNTOV, Noticias Rescate, Ciudad de Zamboanga. Bukas na sa mga motorista ang Lucena Underpass. Umaasa ang Department of Public Works and Highways o DPWH na masusolusyunan nito ang problema sa traffic sa lugar. Ito ang balita ni Japet Cablaida. Inaasahang mapapabilis na ang daloy ng mga sasakyan sa Diversion Road ng Manila South Road dahil binuksan na ang ipinatayong underpass sa Lucena City. Pinangunahan ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Mark Villar ang ceremonial drive-through sa underpass sa Diversion Road. 70% ng sasakyang bumabagta sa Diversion Road ang makikinabang sa underpass, habang 30% naman ang dumadaan sa service road. Kanina, kitang-kita ko ang effect dahil nung hindi pa open yung underpass, ang haba ng traffic sa intersection, nakapila yung mga trucks. Pero nung pinuksan natin yung intersection, biglang nawala yung traffic. So wala na nakapila. In a matter of 5 minutes. Taong 2017 nang umpisahan ang konstruksyon sa 4-lane underpass na may habang 472 metro. Ang proyekto ay nagkakahalaga ng 245 milyong piso. Hindi po ako nakakamali, this is the only underpass outside Metro Manila. So it's a pride of Lucena, pride of 2nd District, and a pride of Quezon Province. Laking pasasalamat naman ng pamunuan ng barangay dahil bukod sa posibleng mabawasan ang aksidente sa intersection, makatutulong din ang underpass sa pag-unlad ng kanilang lugar. I can say 200% ang diferensya. Dahil noon po, grabe ang traffic. At ayon din po sa pag-aaral namin, naapektuhan po ng malaki ang mga business amin. Japet Cablaida, UNTV News and Rescue, Lucena City. Puspusan na ang paghahanda ng San Juan La Union Local Government para sa SEA Games 2019. Ang San Juan ang magsisilbing venue ng serving competitions ng Southeast Asian Games ngayong taon. Ito ang balita ni Toto Fabros. Minamadali na ang ginagawang road repair at pag-ayos ng drainage canal sa Barangay Orbis Tondo, San Juan La Union upang matapos ito sa November 15. Kinukumpini na rin ang mga street lights sa National Highway. Ang bayan ng San Juan ang magsisilbing venue ng surfing competition sa Southeast Asian Games ngayong taon. Ayon kay Christina Antonio, ang organizer ng SEA Games La Union venue, 46 international delegates o mga atleta ang kalahok sa surfing competition. Magsisimula ang competition sa December 1 at matatapos ito sa December 10. Basically, nandito na by mid-November is the media team and also some of the athletes for practice. 500 tauhan naman ang PNP ang pakakalat sa venue ng surfing competition upang mangalaga sa seguridad ng mga atleta at manunood. Magpapatupad naman ang rerouting ang lokal na pamahalaan simula sa December 1. Mga maliliit na sasakyan lamang muna ang papayagang makadaan sa National Highway habang sa Diversion Road muna patadaanin ang mga truck at bus. Siguro doon sa venue, kailangan natin magdaga, talagang i-full blast yung mga tao natin, i-maximize natin doon para hindi tayo masingitan, mahirap na. Maliit lang yung area, so kailangan na nakatutok tayo doon. Sa ikalawang linggo ng Nobyembre, inaasahang magdadatingan na sa Surfing Capital of the North ang mga atleta na kasali sa SEA Games 2019 Surfing Competition.
Toto Pablos, UNTV News and Rescue, San Juan, La Union. Magpapatupad ng stop-and-go scheme sa EDSA at ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasabay ng Southeast Asian Games. Magiging epektibo ito mula November 30 hanggang December 6. Layo na hakbang na mapadali ang biyahe ng mga atleta at delegado ng SEA Games sa mga venue ng palaro. Walang road closure o one-way traffic scheme na ipatutupad sa Metro Manila sa SEA Games maliban sa Adriatico Street at Peak o Campo Street sa Maynila. Ayon sa tagapagsalita ng MMDA, hindi guguluhin ang regular na traffic kundi patitigilin lamang ang mga motorista kapag dumaan ang convoy ng mga atleta at pagkatapos ay balik normal na ang sitwasyon. Nasa 15 venue sa Metro Manila ang pagdarausan ng mga palaro sa SEA Games at 20 hotel ang tutuluyan ng mga atleta at kinatawan mula sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Iminungkahi naman ng MMDA na suspendihin ang klase sa mga paaralan malapit sa venue mula December 2 hanggang 6. Good luck sa ating mga atleta, Monica, di ba? At sana sumunod naman din yung mga Pilipino dyan sa gagawin nila na mga traffic scheme dahil makakatulong din naman yan sa tourism natin bansa. Yes, mga pupunta. Anyway, yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.